Ikawalo ng Marso, ikalawang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at ang kapatid nitong si Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila. Nagningninggaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at sinabi niya, "Panginoon, mabuti at narito tayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap at mula sa ulap ay narinig ang salitang ito. "Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig iyon ng mga alagad, napasubsub sila sa lupa na takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo at sinabi, "Tumayo kayo, huwag matakot." At pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus. At sa pagbaba nila mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangitain hanggang maibangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hashtag pangitain. Sa pagbaba nila mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangitain hanggang maibangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Bagamat batid ang lahat at kinikilala ang tagpong ito bilang ang pagbabagong anyo ni Jesus, sa Ebanghelyo ay nalaman natin na isa itong pangitain. Ano ba sa Ingles ang pangitain? Vision. Tinutukoy nito ang isang pangyayari na pagkakakita sa isang bagay na panaginip, sa iglap na ulirat, o trance, o sa ecstasy, parang ilusyon. Nagtataglay din ito ng kakaibang kahulugan na higit sa karaniwang kalikasan. Sa madaling salita, isang makalangit na kaganapang hindi saklaw ng kakayahan ng tao na nagbibigay ng isang mahalagang mensahe. Sa ganitong paraan, ipinaranas ng Diyos kina Pedro, Jaime at Juan ang malalim na kahulugan ng pagiging Diyos ni Jesus. Ang konkretong mensahe na nais iparating ng pangyayari ay ang katotohanan ng katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos tungkol sa pagdating ng tagapagligtas, ang Mesiyas. Nagpapaalala din ito ng katiyakan na hindi sa kamatayan magtatapos ang lahat sapagkat si Jesus na mismo ang nagsabi, "Hanggang maibangon ang anak ng tao mula sa mga patay." Mayroong buhay na walang hanggan at mayroong gantimpalang makalangit ang mga nakakaranas ng pagtitiis at sakripisyo. Mula sa tagpong ito, tinuturuan tayo ng mga bagay na makatutulong para sa ating paglago sa buhay espiritual at pananampalataya. Una, isang aral na ang buhay ay isang paglalakbay na dapat nating tahakin patungo sa kasiguruhan ng kaligtasan. Pangalawa, nasa kabila ng pagtitiis at mga kahirapang nararanasan natin, mayroong langit na naghihintay sa atin na siyang dahilan upang hindi tayo sumuko sa buhay. Pangatlo, si Jesus ang tanging aasahan sapagkat siyang ating daan patungo sa kaharian. Kaya nga ang tinig mula sa alapaap ay nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nagkaroon ka na ba ng pangitain sa buhay? Nawa magdulot ito sa iyo ng galak at katiyakan na sinasamahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Kung wala man, tumingin ka lang sa tabernakulo sapagkat ito ang ating bundok.
ng Tabor. Thank you.